Hey guys, for today's video, andito pa rin ako sa tuktok at nakatanaw sa Greenery na bukid. Yung bundok na yan, bago kami pumunta dito. At after Yolanda, hindi mo makita ang green ang kulay dyan. Brown na may pagka-blacky ang kulay nung Yolanda time. Tapos, nasa tuktok ako dahil malakas ang hangin. Nakakahinga ako ng maayos. Tsaka marami pa rin dyan mga damo. Talahib, wala kang makita na mga building na yan. Wala as in. Pati itong building ng Basora, yung katabi namin dito. Wala pa. At saka yung Kapitulyo dun sa tapat, wala pa din. Noong 2013 nandito kami, talagang wala. Parang kagubatan. Ngayon lang ito nagkaroon ng maraming sumusulpot na parang kabuti ng mga bahay, ang dami. Ayan, sabi ko sa inyo, pag kumakanta ako, ang ingay kasi nga, nasa National Highway kami. Yung highway na din dumaan yung mga sasakyan, papuntang Katarman, sasakyan, papuntang South, sasakyan, papuntang Mindanao, sasakyan, papuntang Manila. Dito talaga sila dumaan, kaya kahit gabi marami pa rin sasakyan na dumadaan, kaya maingay at saka maalikabok. Kaya minsan nandun lang ako sa loob kami ni Francis, nakaupo kasi nga maalikabok dito sa shop. Tapos pag inuubo kami, ang tagal talaga niya matanggal kasi nga maalikabok dito sa amin, saka ang init. Yan, dito ako sa tuktok guys, kahit na 8 a.m. in the morning, mainit na siya. Gusto ko palang nasa tuktok lang ako dahil mahangin. So ganyan yung view natin, greenery sa tapat, maraming sasakyan sa kabila, at yun, yung kahoy na yan, nakakatakot. Minsan paggabi merong muhuni na malaking ibon, kung saan galing. Yan, mga bubong na yung makikita mo pag andito. Gustong-gusto ko dito guys, parang nawawala yung ating tower din yata yung ginagawa niya. Parang tower din yata yung ginagawa niya. Dami namang tower dito, wala namang signal. Na-deteriorated yung mga signal dito nung dahil sa mga tower na yan. Daming tower eh. Since ko yan subdivision, Lolita subdivision. Ito yung Lolita subdivision. Yan, since ko subdivision yan dyan. Maraming bahay, since ko subdivision. Dilim-dilim, di ko na makikita. Talagang ito lang yung nakikita natin guys, kasi nasa tuktok lang tayo, walang ibang makikita. Yung bundok at saka yung kalsada. Saka yung mga bubong ng mga kabahayan. Yan lang. Ito lang yun ang aming place guys. Ito lang yung kung saan ako nakatayo. Dito lang kami tumira. Dati sa San Jose kami. San Jose, Tacloban City. Pero Tacloban pa rin ako. Umalis kami doon nung pagkatapos Yolanda. Kasi doon kami halos mabura sa mapa. Kaya dito lang muna kami nag-standby hanggang ngayon. Dito kami for good. Tapos simula nung andito kami, ang daming ahas na umaakyat doon sa pader. Kaya ginawa namin nung mga ahas na yan, kasi alam ko yung ahas at saka yung pusa magkalaban. Kaya ginawa namin, dinamihan namin yung pusa. Bali yung pusa namin dito is mga siguro 7 piraso yung pusa namin, hindi pa kasama yung mga maliliit na anak.
Simula nung nagkapusa kami, wala na, wala nang umakyat sa pader na ahas. Dati ang dami, daming ahas, iba-ibang kulay. Minsan nga yung ahas, na, yung ano namin dyan, yung manok panabo ng asawa ko, kinakain ang ahas. Kaya ngayon, simula nung marami na kaming pusa, simula nun, wala na talaga. So guys, if mayroon kayong lugar na or bahay na lagi inaakyat ng ahas, gagawin nyo mag-ano kayo ang pusa, mag-alaga. Kasi ang pusa at ang ahas magkalaban. Yung ahas na mamatay yun sa pusa kasi mas magaling ang pusa kaysa ahas. Yun, kaya yun, ang dami namin pusa rito. Minsan ano, pag hindi mo binibigyan ng pagkain, nangangagat na nga eh. Kaya binilhan na namin ng cat food para dumami pa siya ng dumami. Kasi gusto ko maraming pusa na dahil ano eh, takot ako sa ahas eh. Kaya yun, daming pusa sa bahay. Dati ayoko yung pusa kasi nakakaasma at saka aso. Pero simulan nyo nandito kami na daming ahas. Parang love ko na din yung maraming pusa at saka aso. Dahil sila ang lumalaban sa mga ahas eh. So, yun. Magawa sila. So hanggang dito na lang guys. Bye.